Alam mo, maganda yung sinabi ni ano eh, ni Gob. Sabi niya, I really hope and pray na I'm wrong. Po ako eh. Hindi po ako ano, I'm wishing na masabi ko yung I told you so. Hindi. Ako, ang wish ko talaga, sana talaga mali. Sana maliho talaga yung mga nag-iisip na magkakagulo at madadamay tayo pagkat ang China. Ako, kasi alam nyo, sabi ko sa inyo, wala akong ligtas dyan. Nakakatakot po yan, lalo na. Siyempre, sa gera ho, hindi mo naman alam eh. Sabihin mo nang may mga sinusunod na panuntunan dyan, kahit na ho eh, delikado pa rin ho yan na maging casualty. Lalong-lalo na, kahit hindi man tayo madamay, kung nasa Metro Manila, hindi man tayo madamay, makaalis man tayo ng lugar na yun, ang punto dito ay talagang magkakaroon ng problema sa kalakalan. Ibig sabihin, isipin nyo ito ha. Pag ang China enter into a war, okay, with America, sabihin na natin nagkagulo, sinakop, inano nila yung Taiwan, tapos nag-away-away, blah, blah, blah. Huwag mo natin kakalimutan na most of our product, not only agriculture, kung saan-saan, eh, China. Alam mo, ito, walang biro ito, ha. Even nga ho dito sa Japan, eh. I mean, marami pa ho ditong Japan-made, pero meron ka din ho makikitang mga made in China na mga gamit ho dito. Ito yung bansang may sarili. Eh, how much more ang Pilipinas, sa halos lahat inangkat na sa China. Diba? Dahil kay... Baka nga pati tubig, angkatin na dun, eh. Diba? Wala na tayong tubig, wala na tayong kuryente. Angkatin na natin sa China. Alam mo naman ng department. Totoo yan. Ang war is not just about patayan, barilan. Hindi, oh, paano kung biglang mag-decide ang China? Ah, ganun, ha? Ipiti namin kayo lahat ng kalakalan. Tapos, syempre, yung ugnayan at pagiging kaibigan ng China, Saudi, at Russia. Pag hindi ho biro yan, pag at sinabi nilang titigil namin ng pag-export ng gas, sige, maniwala ko kayo sa akin, sabog ang ekonomiya ng buong mundo kahit pa paano. Alam mo yon, although they will not impose na gamitin eh, kasi may nagsabi dito kanina, hindi, di totoo yan, gagamitin ng yuan versus the US dollar. Wala akong sinabing ganun. Sinabi ko ba ganun? Ang sinabi ko, eh, yung tatlo nagkasundo sila, yun ang gagamitin nila. E tandaan ho natin, itong mga to, Russia, Saudi, mga malalakas na exporter ho yan ng oil. At ng China naman, halo-halo ini-import dyan. Kahit nga ho yung sapatos ni, ano eh, ni Jordan na nakapiki eh, di ba, ini-import dyan eh. Uy, ah, hindi ganun yun. Hindi ho biro na magkaroon ng gera. Hindi lang ho yan na safety ng mga bawat Pilipino, pero kahit ho yung economy ng ating bansa, eh talagang tatamaan yan. Lalo na ngayon na tayo ay sobrang nakaasa sa angkat ng Department of Angkat. Wala. Hindi, the mere... Wow, bro. The mere fact na ang Apple, di ba, talagang inaangkat din sa China yung mga made in China, yung mga... Ibig sabihin, malaki yan. So, sana, we all wish na it's not going to happen, and we pray na sana mali talaga tayo. And aside from that, eh, talagang sana kung naging neutral na lang tayo. Baka, kasi at least hindi tayo, kunwari lang ha, kunwari lang. Alam mo naman ng China, minsan tinutopak din eh. Hindi, totoo naman eh. Aminin natin, medyo iba rin sila mag-isip. Ganun talaga eh. Eh, paano ka naisip niya na, okay, kunwari, nagkaroon na ng gerahan, di ba, nagbombahan na. Eh, kung sabihin niya na, dahil meron kayong base dyan, o sige, tigil na namin sa inyo yung pag-export sa bansa ninyo. Hindi na kayo makakakuha sa amin. Di ba? Delikado ho tayo dyan. Hindi ho biro yan. Sana lang, eh, maisip-isip talaga ng ating Pangulo kung naiisip niya. Kasi, di ba sabi niya, mag-ano daw siya, mag-relax siya during the Holy Week? Sabi niya, it's time to unwind with the family. Sana maisip niya habang nanonood siya ng Netflix.